Hi guys! Welcome back again to my channel. So for this video guys, ay pumasyal kami sa yard nila Sir Paul tsaka ni Doc Carpintero, and we are with Bully. Isa po siyang golden retriever. And eto si Bully is isang lalaki guys. So naghahanap siya ng girlfriend. So sa mga naghahanap dyan ng boyfriend, ayan, nandito si Bully. Hi! Say hi to them. Today's video guys, is i-update ko sa inyo kung bakit nga ba namin binenta si Maas tsaka si Mayor. Kasi nga, the previous vlog namin is yung nakita nyo doon na binenta namin, pero hindi kami nagbigay ng reason kung bakit. Kasi nga, alam naman din namin na marami din naghahanap or gustong kumuha kay Mayor tsaka kay Maas. So, in this video guys, papakita ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo bakit namin binenta si Mayor at tsaka si Maas. So, first part na ating video for today guys is disclaimer, birthday ni Pauline bukas, or actually birthday niya kahapon, November 12, then birthday ng mama niya today, November 13. Tomorrow pa yung celebration nila guys, so ngayon nag-ihaw sila sa likod. So ipapakita ko sa inyo guys, kasi ito yung usually ginagawa talaga guys kapag probinsya, kasi alam niyo naman, sila yung nagkakatay. Actually nakatay na nila kanina, ngayon lang kami dumating, or na-late kami nang dating. Sit down, sit Bully, sit. Na nagkakatay sila or nagsaslice sila ng mga parte ng baboy tsaka ng kambing, kasi dalawang kambing at tsaka isang baboy yung kanilang kinatay. So ayun guys, papakita ko na muna kung ano yung mga ginagawa nila sa likod. So eto si Bully guys. Ayan, Bully. Hi. No. Sino yan? Ha? Sino yan? So ayun guys, puntahan na muna natin sa likod kasi dun sila gumagawa. So let's check it out there. Shout out pala kay PJ Yumage. Okay? So ayan naman si Bayaw guys, ayan. Alam nyo, eto si Bayaw guys, dalta ito. Dalatanan. Okay, so nandito sila guys, nandito sila sa likod. So si Manong, ayan, napakita ko na to before. Tsaka ayan si Manong Toto Junoy, ayan. Tsaka yung kambing na kanilang nililinisan. Tapos nandito din yung isang panday nila, si Totong. At saka nga pala itong mga aso ni Doktora. Ayan, hi, shoutout sa inyong lahat. Ayan, ito si Sam ata, napakakulit din ito. Usually kapag dumadating kami dito, napakaingay niya. And also, ito si Quinky ata yung name niya. So napakaingay niya din, which is good naman kapag merong mga bagong dumadating. Dapat mas maganda din kapag ganon, kasi in case na hindi nila kilala, so alam natin na may tao na nasa labas. So ayan, so ito yung mga ginagawa nila guys. Ayan, naihaw na nila yung baboy kanina. So yung nililinisan lang nila ngayon is dalawang kambing kasi. So ito yung isa. Ayan, nandito lilinisan pa nila yan guys. And ito rin yung isa. Ayan po. So, meron nga pala silang shih tzu dito. Shih tzu ni Doktora. Ayan, napakaingay ni Quinky sa likod. So ito si Pampo. Hi Pampo. Hi. Hi. Sit. Sit. Sit ka na. Tingnan natin yung mga ginagawa nila dito sa preparasyon ng birthday ng ating pamangkin na si Pauline. Ayan, tingnan na muna natin si Manong habang naglilinis ng mga kambing. Kita ko sa inyo mga ginagawa nila. Tomorrow then sasabihin ko rin sa inyo at kung ano yung rason kung bakit nga namin binenta si Maas tsaka si Mayor. May reason guys, hindi lang yun basta-basta na binenta lang, kasi
kailangan lang namin ng pera. Actually, merong reason. Bukas ko na yan, papakita kung ano yung mga dumating sa amin na bago. So, see you tomorrow, guys! Hi. Tomorrow. Hi guys, I'm back again. So, nasabi ko sa first clip ng aming video for today, merong rason kung bakit namin binenta or dinispose si Maas at saka si Mayor. So, hindi lang yung simpleng benta lang guys kung saan gusto namin magkapera or makabenta lang. Tulad ni Mayor at saka tulad ni Maas, binenta namin sila guys kasi ayun na nga, gusto namin na makakuha rin ng iba pang breed coming from different breeders also. So, ang rason is, yun na nga, meron kaming binili guys. Disclaimer lang, binenta namin because gusto namin makakuha ng iba pang uri or line or breed ng mga manok. And also, isa ding rason is kailangan nila bayaw, ng dalawa kong bayaw, yung mga si Maas at si Mayor kasi kailangan nila para sa pagpapakasta ng kanilang mga breeds doon o yung kanilang mga natives. So, isa ding rason is that marami na kaming broadcock and hindi naman na talaga namin gusto na marami talaga sila. As much as possible, meron lang kami bawat ninyada, isa or dalawa. So, good thing naman din kasi nga kailangan nila bayaw. So, at least nakatulong din kami. At the same time, natulungan din nila kami para nga mabili namin yung mga ilang materials. Kasi alam naman natin, medyo mahirap makabili ngayon. Disclaimer guys, giant sila. Yun yung claim ng breeder na yun. Nakalinyada sila sa mga dampo. So, kung familiar kayo dyan. So, ito yung mga ilan na manok na pwede kong ma-example sa inyo. So, ayun, without further chika na. Ayun, papakita ko muna sa inyo yung babae. So, guys, ito yung nakuha naming pulet. Ito. So, ito yung kanyang pagmumukha, guys. Ayan. Ayan. So, para siyang yung Belgian namin na shamo. Pero hindi po ito iyon. So, iba siya. Ito naman yung kanyang katawan. Yung edad pala nito, guys, is nasa 2 months pa lang. 2 months to 3 months old. So, probably nasa 2 and a half months na to. So, ito yung kanyang pangangatawan. Ito yung pinurchase din namin out of that money na napagbenta namin kay Maas at kay Mayor. Medyo bata yung pulit na nakuha namin compare sa stag. Pero masaya naman din kami kasi nga ito, dumating agad-agad din. Ito yung isa sa nakuha namin. Ito yung kanyang pakpak, guys. So, ayan yung kanyang pakpak po. Ayan. Ayan, napakalaki naman po yung kanyang ulo. Ayan po. Yung kanyang paa, guys. Ito po. Ayan. So, papakita ko naman sa inyo yung lalaki bago natin kuluhin isa-isa mamaya yung mga bago natin dating na alaga. Ito naman yung lalaki, guys, or yung stag na nakuha namin, guys. Ayan. Makikita nyo sa katawan niya, guys. Malaki masyado. So, hindi ko alam kung ilang kilo to, pero I believe mga na siguro sa 2 kalahati. Hindi ako sure. So, pagkuha namin dito, guys, ang sabi ng may-ari na pinagkuna namin or yung breeder na pinagkuna namin is 4 months siya. Ayan yung kanyang mata, guys. Ayan po. So, isa tong stag. So, ito naman yung kanyang pakpak. Ayan po. So, ito yung legs ng ating dampo, guys, na lalaki. Ayan, napakalaki po. Ayan po. Ito. Ayan yung kanyang pangangatawan, guys. Ayan po. Kikiluhin na muna natin para, ayan, may data tayo. So, ayan, guys. Kikiluhin natin yung ating pulet bago yung ating stag. So, ayan. Ito nga pala si Alita. Isang dampo. Ayan yung kanyang pagmumukha po. Yung likod niya naman po, ayan, pati yung kanyang kulay. Maging yung kanyang paa, guys. Ayan yung kanyang mga paa. So, ang kilo naman ni Alita ay nasa 1.5 kilos po. Yan yung ating pulet na dampo po ang kanyang linyada. Ito naman po ang ating stag, guys, na si Hugo. Hugo po yung kanyang pangalan. Ayan yung kanyang likod, guys. Napakalapad po. Ayan. And then yung kanyang pagmumukha naman, titingnan natin. Ayan, nandyan po yung kanyang pagmumukha. Maging yung kanyang mga paa, guys, ay napakalaki po. So, isa itong stag, guys. Ayan, si Hugo ay nasa 2.6 kilos guys. Ayan yung kanyang kilo ng ating stag na isang 4 months old na dampo. So napaka heavyweight talaga ng mga dampo po. Ayan.
Ayan guys, yun yung kilo ng ating mga alaga dito and we are very thankful din sa breeder na pinagkunan namin. Sa giant breeder po guys, na from Davao yan sila, Samal Island specifically. Ang laki talaga ng trust ni sir kasi hindi pa kami nakapagbigay sa kanya ng pera pero pinadala niya yung manok niya. So thankful kami sa breeder na yun. Thank you nga pala sir. And also sa shipper din kasi naging smooth din yung pag-travel ng ating mga manok. And before anything else, mag-shoutout muna tayo ng ating mga viewers na nanonood dyan. Shoutout kay Sir Robert Akid. Shoutout to Raylan Tomas from Iloilo City. John Michael Zolueta. Richie J. Marlo. Shoutout sa iyo, sir. Shoutout din kay Davao Japanese Shamu Hotaku Line. Hi, sir. Pati rin kay Auto Electrician na mahilig sa manok. Steven Andre John Brillantes. Shoutout din kay John Merkel Batala, to DM Tenyo from Surigao del Sur, to Ruel Paragoso from Iligan, also kay Selnyomar Caballero, to Charlie Olivo, to Sir Samson Nakor from Madalag Aklan, Gian Bocatahe, Bunzoy BD Shamu, to Sir Gistoni Sumagang Pedragas, and also kay Moses Dungdungan, salamat sa panonood, sir. And guys, that's it for our video for today. Yun yung rason, guys, kung bakit namin binenta or dinispose si Mayor at saka si Maas. And anyway, disclaimer ulit, hindi rin namin yun ibibenta kung hindi rin sila Bayaw ang kukuha kasi alam din namin na kailangan nila. Also, para makatulong din kami sa kanila kasi nga nabibreed din sila. And at the same time, natulungan din nila kami para nga makuha namin yung aming mga dampo na linyada naman. Kasi alam nyo naman, we are very fond of yung mga lalaking manok. So, thankful din kami sa kanya. Shoutout nga pala sa dalawa kong bayaw, tsaka sa mga misis nila. Tsaka also si pamangkin pala, si Pauline. Hi, Pauline. So, ayun guys, yun aming video for today. Nga pala sa nangyari sa birthday ni Pauline, hindi na ako nakapag-video. Kasi nga, we just enjoy it. So, ayun. Please to subscribe in our channel, like this video, and share to your friends. Alam nyo makakatulong sa kanila yung video na to. And don't forget to like our page on Facebook, guys. And do comment down below pala, guys, sa mga katanungan nyo. And ayun lang po, guys. Stay safe, stay home. Goodbye, guys. Peace out, everybody. Bye!